Ito ang naging reaksyon ng ina ng bata nang masaksihan ang di inaasahang pangyayari nang iwan niya saglit sa kanilang alagang aso ang kanyang isang taong gulang na anak. Ilang araw pa lang ang lumilipas nang alagaan ni Catherine at ng kanyang asawa ang isang aso. Kampante sila na mabait ito at loyal na agad sa kanila sa maiksing panahon. Mayroong isang taong gulang na anak ang mag-asawa. Imbis sundan ang nag-iisang anak, ay nagpasya na lang silang mag-alaga ng aso upang ituring ding anak na magiging kapatid at kalaro ng sanggol na si Charlotte. Gusto sana ng mag-asawa na mag-ampun ng aso mula sa isang breeder upang makuha nila ang katangian na hinahanap nila sa isang aso. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, ay nakakita sila ng isang aso na nangangailangan ng atensyon at walang mag-aalaga. Galing din ito sa isang breeder. Ang problema, ang aso ay kilala ang lahi bilang isang agresibo at hindi predictable ang behavior. Isa itong adult male na Doberman Pinscher. Ibinenta ito ng may-ari dati, pero nang matuklasan niya na sinasaktan nito ang aso, ay binawi niya ito. Nakita ito ng mag-asawa at nakaramdam sila ng kakaibang awa sa aso kung kaya't inampun nila ito. Karaniwang inaalagaan ang mga ganitong aso para sa personal na proteksyon, kaya maaasahang medyo agresibo talaga ang mga ito. Sa kabila nito ay nagpasya pa rin ng mag-asawa, naalagaan ang aso at pinangalanan itong Khan. Hindi na makapaghintay ang mag-asawa na mag-meet ang sanggol na si Charlotte at ang aso. Pero syempre, hindi nila basta-basta pinapalapit ang aso sa bata bilang pag-iingat. Nang lumipas ang ilang araw, ay pinayagan na nila itong lumapit sa kanilang anak, ngunit kaakibat pa rin ng pag-iingat. Naisip ng babae na tama ang kanyang naging desisyon, dahil masaya naman ang bata habang nakikipaglaro sa aso. Isang araw hinayaan ng babae na maglaro sa bakura ng aso at ang bata. Sa pwestong nakikita niya ang mga ito kahit nasa kusina siya. Dito na nasaksihan ang pangyayaring hinding-hindi niya malilimutan. Huli na ang lahat nang makapagpasya siyang gumalaw mula sa kinaroroonan niya. Sa pagkakataong iyon ay nakita niya si Khan na itinutulak ang sanggol sa pamamagitan ng guso nito. Bagay na di niya madalas makitang ginagawa ng aso. Kinakagat din ng aso ang diaper ng bata at hinihila ito na parang manika. Natakot si Catherine at galit na sinigawan ng aso. Kinuha niya ang bata at tiningnang mabuti kung may mga kagat ito o gasgas. Buti na lamang at walang natamong sugat ang bata. Nang bumaling na ang kanyang atensyon sa aso upang pagalitan ito, ay napansin niyang hirap na hirap at hindi ito makatayo ng maayos. Maya-maya pa ay nag-collapse na ang aso at hindi na rin ito makahinga. Hindi naiintindihan ng babae ang nangyayari hanggang sa nakita niya ang isang makamandag na ahas sa damo sa loob ng bakuran. At doon na niya na-realize na natuklaw ng ahas ang alagang aso dahil iniligtas nito ang kanyang anak. Isinakripisyo ng aso ang kanyang sarili para sa bata. Gustong gusto nang dalhin ni Catherine ang aso sa veterinaryo upang maturukan agad ito ng anti-venom. Pero mag-isa lang siya sa bahay at di niya kayang buhati ng aso dahil sa timbang nitong mahigit 40 kilos. Pero di rin siya makapaniwala nang magawa niyang buhati ng aso at dali-dali niyang isinakay sa kotse at dinala sa veterinaryo. Tinurukan si Khan ng anti-venom, ngunit kailangan pang maghintay hanggang sa kinabukasan kung tatalab ito. Inuwi niya ang aso at di niya alam kung mabubuhay pa o hindi na. King Brown Snake o Mulga Snake ang tumuklaw kay Khan, isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong Australia. Matindi ang venom nito at maaaring kumitil ng buhay ng tao at ng hayop. Mabuti na lamang at malaking aso si Khan at sa talampakan lang siya natuklaw ng ahas. Ayon sa vet, posibleng ang makaligtas si Khan dahil hindi pumasok ang lahat ng venom ng ahas sa paa nito. Labis ang pagsisisi ng babae
nang pagdudahan niya ang kabaitan ni Kan. At laking tuwa ng mag-asawa dahil nakasurvive ang aso na nagligtas sa kanilang supling.